Mga itatampok at iba pang aktibidad para sa nalalapit na Balik Scientist Program Convention ng Department of Science and Technology ating pag-uusapan kasama si DOST Undersecretary Leia Buendia. Yusek. Magandang hapon po. Yes, Yusek, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang hapon po sa lahat. Yusek, kailan at saan po gaganapin ito pong nalalapit na Balik Scientist Program Convention na pangungunahan po ng DOST at ano po ang tema ng programa sa taong ito? Ang Balik Scientist Convention po ay gaganapin sa Clark at ito po ay isa sa mga taunang ginagawa ng programa para po maipahayag sa mga host institution, sa mga akademya, sa lahat po upang maipahayag ang kanilang mga naging accomplishment kung sila ay naging balik scientist po dito sa ating Pilipinas. So ito po ang gustong mailahad ng Balik Scientist Convention sa September 27 po. Ayun. Yusek, follow up po sa temang ito. Ano po yung mga activities at mga updates na ating aabangan sa convention na ito? Sa convention po ito ay magpe-present po ang ating mga balik scientists na na-engage po natin sa mga nakalipas na taon. Ipe-presenta po nila ang kanilang mga naging resulta ng kanilang mga engagement sa atin. Halimbawa po, sa larangan ng agrikultura at forestry, sa industry, sa health, sa energy, at sa mga emerging technologies. Ang iba po dito ay makasama natin, halimbawa po, si Dr. Greg Foliente, mag-discuss po siya ng physical internet at saka yung function po ng reimagine the current freight and logistics transport. So ito po yung mga halimbawa lamang ng maririnig natin ng mga events or mga talakayan tungkol po sa balik scientist sa convention. Ma'am, isa po sa mga activities ng BSP convention ay ang mga plenary presentation. Ano-ano po ang mga aabangan na mga paksa na tatalakayin po dito? Doon po sa plenary ay meron din po mga balik scientist na magsasabi ng kanilang mga produkto na na-commercialize dahil sa kanilang engagement bilang balik scientist. Ang halimbawa po dito ay yung mga balik scientist na tuluyan na pong bumalik sa Pilipinas for good. Dito na po sila na nanirahan at ginibap na po nila yung kanilang paninirahan abroad. So, dito po ang katulong ng mga balik scientist natin sa mga research. Halimbawa po sa mga tawa-tawa at service ng tablet na ito po ay ginagamit at naging resulta ng research ng balik scientist sa University of San Agustin. Ang kasama din po dito halimbawa ay si Dr. Lacerna na isa pong academic service faculty ngayon sa De La Salle University sa Laguna Campus. Sa po ay nakasanayan ang chemistry, analytical science, metabolomics. So marami pong iba't ibang engagement na pwede pong ibahayag ng ating mga balik scientists during the plenary session. Okay. Alam niyo po, Yusek, napakagandang programa po ito ng DOST kasi alam niyo naman niya, napakaraming magagaling na Pilipino sa ibang bansa, ngunit doon sila namamayagpag at hindi sa ating bansa. So, Yusek, gusto po naming malaman, base po sa inyong datos, ilang Pinoy scientist na po ba ang bumalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa at ano po ang tinututungan nila ngayon upang makatulong sa iba't ibang sektor sa ating bansa? Okay. Simula po 1975 noong tinatag ang Balik Scientist Program hanggang August 2023 ay nakapag-ikaya na po tayo ng 631 Balik Scientists. Ang engagement mo nila ay nasa 819 na. Ang ibig sabihin po dito,
yung ibang balik scientist ay bumabalik ulit. So hindi lang po isang beses sila na-engage, marami pong beses silang na-engage. At ang mga host institution po na natulungan ay nasa 150 host institution sa 16 na rehiyon ng ating bansa. Mula po 2020 to 2022, nagkaroon po tayo ng 102 balik scientists na kung saan merong 34 balik scientists ng 2020, 33 balik scientists ng 2021, at 35 balik scientists ng 2022. Simula po doon sa 1975, 28% po ang mga nagbigay na ng tulong sa mga lokal na institusyon na nakatuon po sa agrikultura. 27% nagbigay po sa lokal na institusyon na pangkalusugan. At 45% po ang nagbigay ng tulong sa mga lokal na institusyon na nakatuon sa agrikultura, sa industriya, enerhiya, at mga arkitektura, inhinyero, at malikhaing hiling. Ito po ang kabuuan ng balik scientist natin. Sa ibang usapin naman po, Yusek, ano po ang layunin at kasunduan sa ilalim ng pinirmahang Memorandum of Understanding ng DOST at ng Alliance of Bioversity? Yun pong Alliance of Bioversity ay ito po ay isa sa CG system at naglalayon po na magkaroon ng palitan ng mga scientists at magkaroon po ng mga joint research and development at gayon din po magkaroon ng mga training at saka exchange of information. Ito po ay napirmahan ni Secretary Solidum noong pong bumisita sa CIAT, Colombia, noong pong August 27 to 31. So ito po yung commit natin sa Bioversity Alliance Bioversity sa CIAT, Colombia, na ito po ang ating gagawin for the next 5 years. Yes, Yusek, bukod po sa annual convention ng Balik Scientist Program, ano pa po ang mga nagiging tulong nitong mga balik scientist na ito sa mga programa ng DOST? Marami pong naitutulong dahil ang mga balik scientist ay nagiging institusyon sa iba't ibang kanilang mga area ng expertise. Halimbawa po, nagiging silang nakikipag-coordinate sila sa mga policy makers, sa mga iba't ibang stakeholders upang suklatin, talakayin ang mga critical na issues na may kaugnayan sa science and technology innovation. Katuwang po natin sila sa pag-unlad, hindi lang po sa knowledge, sa siyensya at teknolohiya, even po sa economic na mga pag-unlad natin. Ang halimbawa ko po dito ay yung ating isang balik scientist na nakapag-develop ng polymer na tumulong po na magka-absorb ng oil spill dito po sa Mindoro. Siya po ay yung polymer na natuklasan ay makakapag-absorb po at magagamit pa ulit-ulit ng 40 times. At lahat po ng klase ng oil, I think, ay na-absorb niya. So isa lang po ito sa mga balik scientists na nakapag-contribute sa mga issues na may, sa mga critical na issues na kailangan malutas agad. Meron din pong balik scientists na nakapag-coordinate din po sa isang private entity upang makapag-gawa ng produkto na gawa sa kadyo upang magkaroon po ng antioxidant na serum. So ganito po ang mga naitutulong ng balik scientist. Kung kaya't hindi lang po sa siyensya at teknolohiya, pero ito po ay nagamit dahil napaunlad po at naging may economic benefit din po. Okay. Sana po mas marami pang mga balik scientist ang magbalik sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras at mga ibinahagi impormasyon, DOST Undersecretary Leia Buendia.